Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Anita dito sa ating dulang. Love and Memories. Nagkakilala kaming dalawa ni Dante sa plaza at alam ko na love at first sight siya sa akin. Sinabi na dadalaw siya sa akin at yun ay sinita ng kanyang inay kung saan siya pupunta at ang sinabi naman ni Gaw ay hindi naniwala na makapagtapat sa akin. Kaya nang pumunta sa bahay namin ay nagkausap kami dalawa pero naging tameme. Hindi niya masambit ang gusto niyang sabihin sa akin. Salamat Anita at pinagbigyan mong pagdalaw ko sa iyo. Sana maunawaan mo na nandito ako ngayon. Sa tingin ko naman Dante, wala sigurong masamang pagpunta mo dito sa bahay dahil alam ko may sadya ka sa akin. Ano ba yung sasabihin mo Dante? May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. At sana huwag kang magalit. Sana magtapat na ng pag-ibig ang lalaking to. Ano ba yung sasabihin mo? Sige na. At makikinig ako sa'yo. Kwan, nahihiya ako eh. Parang hindi ko yatang sabihin. Napaka-torpe naman ng lalaking to. Tameme siya. Hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Nakakainis talaga. Isang matapang na pulis, pero mahina naman ang loob. Pasensya ka na, Anita. Kung naistorbo kita sa pagdalaw ko. Pero, gusto ko lang sanang kamustahin ka. Anita! Hindi pa kayo tapos na mag-usap. Malalim na ang gabi. Sige, Anita. Magpapaalam na ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Sandali lang. Mag-usap muna tayo, Dante. Nakakainis. Wala siyang masabi. Kahit gusto niya akong yakapin. Pero ayaw niyang magawa. Pulis na hindi matulis, ang bagal-bagal kumilos. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Oh, Antonia. Saan ba pumunta si Dante? Nakita ko na umuwi na. Eh, bakit wala siya dito sa bahay? Ay, naku, Pedring. Nakakita ng babaeng liligawan. Kaya dinalaw niya sa bahay nila. Ano? Eh, bakit pa siya manliligaw? Eh, hindi naman siya makapagtapat sa babae. Di, busted lang siya. Eh, yun nga ang sinasabi ko sa kanya. Pero ngayon daw ay maglalakas noob na magtapat ng kanyang pag-ibig doon sa babaeng liligawan. Kahit pustahan tayo, Antonia, hindi rin masasabi ni Dante ang nararamdaman niya. Aniwala ka sa akin. Huwag kang tumawa dyan. Bakit kaya naging torpe sa babae si Dante? Naturingan na matapang na pulis. Kung may naengkwentro sila sa mga sindikato, pero pagdating sa panliligaw, ay parang pagong naman na umuusad ang bagal niyang magsabi sa babaeng nililigawan. Kaya ngayon, hanggang ngayon, wala pa siyang nililigawan. Anong magagawa mo? Yun ang ugaling naman na niya dun sa uncle niya na tumandang binata dahil napakaturpe sa mga babae. Kaya pag uwi niya, tanungin mo kung nakapagtapat na at magkaroon na rin ng nobya. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinag-
Oh, bakit ganyan ang itsura mo na umuwi dito, Dante? Anong nangyari? Busted ka, no? Ah, hindi po, tay. Ikaw kasi, yung mama ni Anita eh, kontra yata sa akin eh. Kaya, hindi ko naipagtapat yung gusto kong sabihin sa kanya. Dahil, nakabantay yung mama niya. Nakasimangot pa. Totoo ba yan? Eh, baka dahilan mo lang para hindi kita maserbunan. Eh, di ba, sa ibang araw na lang. Para masabi ko na talaga yung nararamdaman ko. Kay Anita. Abay, kailangan mo ng kumilos agad, anak. Baka may karibal ka at maunahan ka pa. At mawawalan na naman sa'yo ang gusto mong babae. Huwag kayong mag-alala, itay. Sa susunod na pagdalaw ko, sigurado, may pagtatapat ko na sa kanya yung nararamdaman ko. At alam kong sasagutin ako ni Anita. Dahil halata ko naman eh na may gusto siya sa akin. Hinihintay lang niya na makapagtapat ako sa kanya. Eh, gawin mo yung sinasabi mo. Hindi puro salita ka lang. Eh, pero pagkaharap mo na ang nililigawan mo, ay wala ka nang masabi sa kanya. Eh, kaya bilis-bilisan mo para makapag-asawa ka na. Anita, iha, may sasabihin ako sa'yo. Bago ka pumasok sa opisina ninyo. Ha? Ano ba yung sasabihin niyo, Mama? Ah, kwad, iha. Para sa kapakanan mo ang iniisip ko. Sana, pakinggan mo ang bilin ko sa'yo. Hindi ako papayag na manligaw sa'yo ang pulis na yun. Wala kang magandang kinabukasan. Hirap lang ang daranasin mo. Baka naliligaw sa'yo para sumandal sa pader. Ikaw ang aasahan niya dahil may matatag kang trabaho. Ma, pwede ba? Huwag naman ninyong usgahan si Dante. Alam kong tapat ang kanyang hangarin sa akin at hindi ang iniisip niyo sa kanya. Ang mabuti pa ay si Wilson na ang sagutin mo. Dahil gusto ko ang ugali niya at gaya rin natin na may kaya ang pamilya. Ma, hindi ko pa alam dahil hindi pa ako handa na makipagrelasyon. Sige na, Mama. Una na ako, ah. Para hindi na ako matrasado sa pagpasok ko sa opisina. Basta huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo, iha. Hindi ako papayag na makipag-asawa ka sa Dante na yun. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, kalimutan mo na akong ida. Ma, huwag muna nating pag-usapan yan. Wala pa akong plano kung sino ang sasagutin ko. Kaya ipanatag ninyo ang inyong kalooban at pag-iisipan ko pang mabuti ang sinasabi niyong yan. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Oh, bakit nakasimangot ka, friend? May problema ba? Sabihin mo, baka matulungan kita. Paano ako hindi sisimangot? Si Mama kasi, may nirekomenda sa akin na gustong manligaw. Eh ayaw ko doon, masyadong mayabang. Eh sana sinabi mo na ikaw dapat ang pumili dahil ikaw naman ang makikisama eh at hindi siya. Yun na nga eh, pero kontra siya kay Dante dahil ordinaryong pulis lang daw. At hinusgahan ka agad ni Mama. Ang sabi niya, aasa lang daw sa akin dahil ako may matatag na trabaho. Ano? Bakit? May gusto siyang iba para sa'yo? Oo nga eh. Yun daw gaya namin na may kaya para maginhawa ang buhay ko. Eh kung si Dante daw, maghihirap daw ako sa buhay ko balang araw. Teka nga, friend. May nahalata ako sa'yo. Parang ipinagtatanggol mo si Dante, ha? May pagtingin ka rin ba sa kanya? Oo, friend. Aaminin ko sa'yo. Kaya lang, napakatorpe naman niya.
Hindi masabi-sabi ang kanyang damdamin. Isa kilos lang niya pinadarama. Pero paano ko siya sasagutin kung hindi siya magtatapat sa akin ng kanyang nararamdaman? Eh kung ganyan rin lang, ang mabuti pa ay diretsahin mo na. Baka magising siya at para masabi niya ang gusto mong marinig. Kaya kung pwede, ikaw na lang gumawa ng paraan. I'll be with you for the rest of my life. Iho, nagawa mo na bang magtapat kay Anita para alam niya na mahal mo siya? Opo, ma. Kaya lang, may ibang gusto si Anita eh. Kaya kinausap ko kayo para matulungan ninyo ako kay Anita. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na siya na hindi ako papayag na ang pulis na yon ang sasagutin niya. Ha? May naniligaw na pulis sa kanya? Kung ganun eh, dapat na sisitahin ko ang taong yun para tumigil na sa panliligaw niya kay Anita. Sige, ikaw ang bahala. Kung ano man ang iniisip mong paraan para wala ka ng kaliban. Dahil ikaw ang gusto kong maging madukang. Salamat mo, ma'am, kung may tiwala kayo sa akin. At pangako po, talagang mamahalin ko sa Anita habang buhay. Di ko siya sasaktan at magiging maginhawang buhay niya sa piling ko. Bigo ko kay Anita. Baka ang sagutin niya ay ang pulis na yon. Kailangan na kausapin ko ang pulis na yon na tumigil na siyang manligaw kay Anita. Tatakutin ko siya. Teka, siya yung daraan dito sa tindahan na pinag-iinuman ko. Tama. Pero hindi ko hahayaan na makarating doon kina Anita. Hoy! Ikaw! Saan ka pupunta? Ako bang tinatanong mo? Ano bang kailangan mo? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sabi ko, saan ka pupunta? Ha? Nanliligaw ka? Oo. Bakit mo tinatanong? Bawal ba? Oo, bawal talaga. Dahil nobya ko na si Anita, ay hindi na pwedeng dalawin mo siya. Umuwi ka na, para walang masamang mangyari sa'yo. Ano? Pero wala namang sinasabi si Anita na may nobyo na. Di sana, binastad mo niya ako. Huwag ka na kasing humirit. Basta ang sinabi ko, tumigil ka na sa panliligaw mo sa kanya. Dahil wala siyang gusto sa'yo. Naintindihan mo? Nagpunta rito. Baka makita ka ni Mama. Pagalitan ka pa. Gusto ko lang naman kasing kumustahin ka eh. At makapagkwentuhan tayo dalawa. Hindi pwede. Para sabihin ko sa'yo, kontra si Mama sa'yo. Kaya huwag kang maingay ha. Baka makalata si Mama na nandito ka. Anita, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Bago ako umuwi. Ganun ba? Sige na, sabihin mo na kung ano yan. Saka umalis ka na kaagad para hindi ka makita ni Mama. Hoy! Ikaw na, polis! Bakit nandito ka na naman? Sinabihan na kita, pero matigas ang ulo mo. Bibigyan kita ng leksyon para tumigil ka na. Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang sinasabi yung tao sa'yo, ha? Basta ayaw ko nang makita ang pagmumukha niya dito. Kung hindi, talagang makakatikim siya sa akin. Sige, Anita.
Uwi na ako para wala nang gulo. Baka magising pa yung mama mo eh. Oo, Dante. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap ha. At ikaw din, Wilson. Umuwi ka na. Dahil matutulog na ako. Kasi may pasok pa ako bukas sa opisina. Umalis ka na! Ano? Tuloy pa rin ang pagkikita at pag-uusap nila Anita at ang pulis na yun? Opo, ma'am. Pero sinabihan ko na siya. Kung hindi siya titigil sa pagdalaw kay Anita, makakatikim siya sa akin. Hindi ko alam yan, ha. Paano siya nakakapasok sa loob ng bahay namin? Hindi ko naman nakikita. Ikon po, ma'am. Diyan sa harapan ng bahay ninyo. Ang gabi sila nagkikita. Siguro, hinihintay niya ang pag-uwi ni Anita. Mabuti naman at isinumbong mo sa akin. Ang alam ko, iniwasan na ni Anita ang pulis na yon. Sinabi ko na kay Anita na kontra ako sa pulis na yon. Pero tuloy pa rin pala ang pagkikita nila. Opo, ma'am. Dalawang beses ko nang nadat na ng pulis na yon. At alam niyo, ang duwag ng lalaking yon. Hindi niya kayang pagtanggol si Anita. Ha? Paano mo nalaman na duwag ang taong yun? Hinamod mo siya at hindi ka pinatulat? Opo, ma'am. Ninervyos siya na nagpaalam kay Anita agad. Pero pagkalipas ng ilang araw, dinalaw uli si Anita doon sa labas ng opisina ni Anita at sabay silang umalis. Pero ewan ko kung saan sila nagpunta. Ano? Pwede ba kitang maimbitan na kumain sa labas? Dahil hindi naman pwede kasing pumunta ako sa bahay ninyo eh. Oo naman. Total, maaga pa kung uuwi ako sa bahay namin. Pero hindi pwedeng magpagabi tayo ha. Dahil alam ni Mama kung anong oras ako uuwi. Sige, payag ako. Basta kasama kita na kumain. At mag-uusap lang man tayo. Medyo matagal. Oh, ano? Tayo na. Kumusta ka na? Duwag na pulis. Anita, magpapaalam na ako. Sige, mauulan ako sa'yo. Ops. Umalis. Uusap pa tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wilson. Anita. Wilson. Wag. Malaking pinabang sa taong ito. Duwag siya. Ngayon kahit anong gawin ko sa'yo, wala siyang gagawin. Kaya... halika na. Hayop! Hayop ka! Walang hiya ka. Binastos mong babae. Pinakamamahal. Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Dante! Dante! Napatay mo yata si Wilson! Hindi na siya kumikilos! Dante! Napatay mo si Wilson! Napatay mo siya! Hindi! Hindi! Ano kaya ang nangyari kay Wilson sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Anita dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula,
ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.